So, for today's video, is gagawa kami ng DIY crib ni baby dito sa bed. So, ngayon, ayan, ayusin muna ni Honey yung higaan. So, tinatanggal niya muna yung mga foam, lilinisin, gano'n, susukatal para maayos. Yan yung itsura ng pagkakabitan. So, ito tatanggalin to. I-reuse na lang to. Bibili muna kami ng palutsina. Tapos, kakabit yung kama. Susukatin. Alam ko yung kama namin is queen size. Eh, yung, ayan o, queen size yung kama. And yung phone namin is, ayan, king size. So, kailangan pang dugtungan yung kama para hindi malaglag yung foam. Honey! Ano naman ginagawa nito? Sinisira. Sing ka nga, sing a song. Dali. Galing ah. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away. Mga kachikahan, after 6 hours ito nagawa na. So from 3 PM to 9 PM, ayan na yung kinalabasan niya. Bali, pwedeng pinturahan na lang namin to. Kinula kami ng oras kasi syempre nag-aalaga pa ng bata and may sakit si baby ngayon. So back to the topic, tinaas lang namin tong lock din niya. Ayan, ito yung galing sa old crib niya. Ito yung bagong palutsina. So, sa first part, i-post nyo na lang. Nandun yung nagamit namin. Bali, yung nabili namin na yun is para lang dito sa side na to. Kasi, yung ilalagay namin dun sa bed frame na binaligtad muna namin, ito yung uluhan, diba? Ilagay muna namin dyan kasi nga hindi pa nakagawa. Is yung kadugtong nitong old na crib frame ni ano,
ni baby. So, ito, ayan, tulog na siya. Pagod-pagod si baby. Maglalagay na lang kami ulit ng mga ganyang play mat dito. Kasi nga malaki na siya. And malikot sobra. Baka mamaya mauntog. Ang perfect nitong ganito, kapag magkakama na kayo. Dati naman, nakagawa na sila ng ganito ng kapatid niya. Pero yung mas mababa. Mga 4 months yata si Limi noon. Kasi nga nag-ano na siya, gapang-gapang. So ngayon, gusto naming magkama. Nilagay namin yung kama namin doon na queen size, 'di ba? Tapos yung foam namin is king size. So naglagay na lang kami ng ano bang tawag doon? Plywood. Ng plywood muna na 3/4 sa ilalim niyan bago yung foam. Tapos kinulang pa din, bibili na lang kami. So karton na lang muna 'yung nakalagay dito. Yan, karton na lang muna. So, pag nagka-budget ulit, lalagyan ng plywood yan. Tapos ito, nagdagdag lang kami ng kahoy na ganito kasi pwedeng malusot si baby dito. Pag gusto niyang, mag-alam niyo na, makulit kasi si Limi, gustong-gusto niya mag-ano, ilusot-lusot kung saan-saan. Tapos ito palang lock na to, lalagyan ko yan ng ganitong lock. So, pansamantagal muna to. Nadagdagan na lang yan. Kasi ang hassle niyan kapag kalalabas ka, ano, parang princess, bubuksan pa namin muna tong kulambo. Saved by the kulambo lang kami kasi syempre nung abot na abot niya itong aircon, kaya-kaya niya ng pihit-pihitan niyan. Tapos yung ano pa, saksakan ng aircon, kaya-kaya niya, mamaya batuhin pa yung TV. So, lalagyan din namin yan ng ano, ng crib frame kapag ka nagkaroon ng time kasi ngayon napaka-iksi lang ng oras dahil mapapasok yung papa niya, hindi ko naman kayang gawin yan. So, ito pala, kulang pa ng kahoy dyan. Nandun, hindi na namin nailagay. So, lalagyan namin yan pang support pa ulit. Matibay naman siya. Okay naman. Manginig-ginig pa. Pero, kaya na yan. Pero, syempre, babantayan pa rin si baby. Ang pinaka-ano ko lang naman dyan, ang pinaka-point ko lang is, hindi siya makatalon. Kasi yung old na bed frame niya, kayang-kaya niyang tumalon. So, ayan yung itsura niya. So, ayan, continuation. Another day off, another work ni Papa. Lilagyan niya ng tuko dyan. Tapos, dito rin. And ito rin. Kasi nakita na namin kung gano'ng katibay ang mga buto ni baby sa pagkalas. Ayan, tinatayuan niya kasi yung bandang part dyan. So, nilagyan na namin support para mas safe si baby. Ay, lalagyan natin ang screen yan, di ba, Han? Oo, pero susukati ko muna. Sige. Yung kama. Di ba? So, tapos na. Kinawitan namin yung screen. Nag-block screw na. Kasi ang problema, ito. Kaya niya nang pihitin yung aircon, yung timer. So, dito na lang bukas. Lalagyan ulit ng ano, block screw. Kasi kinulang na. Sarado na yung hardware. Tapos dito, screen na lang din. Naglagay lang din kami ng plywood dito sa baba. Kasi may butas siya. Baka mamaya ilusot ni Limi yung
paa niya dyan. Ayan, ang sarap ng tulog ng aming baby. Oh, finally. Limi! Hey. Magaling na magaling talaga. Diyan ka naman lumusot. Huy. Bostik. Mas maayos pala yung bostik talaga, no? Mm. Walang amoy, mabilis matuyo at makapit. Dito na sa bostik. Wow. Lalagyan ng plywood dyan dahil sumisiksik si Limi. Mas madali pag screw-screw. For the experience ka ng ano, ng pako tsaka martilyo dun sa crib. Ewan ko na lang, mailabas niya pa rin yung katawan niya dyan. So, ayan guys, ito na yung final output ng lahat. So, ayan na yung mga plain mat na kinabit namin. Kinulang lang doon sa taas pero okay na yan. Tapos, hindi na kami naglagay ng screen doon kasi hindi naman naaabot na ni Limi dahil may kulambo. So, thankful kami dito. Dito, nilagyan na lang ng konting screw sa gilid and then okay na din. Tapos, ayan na. Tapos, nakita nyo naman kanina, diba, tumatayo-tayo siya dito sa side na yan. Tsaka, dito nilulusot niya yung paa niya, pwede siyang lumusot. So, ayan, nilagyan na namin ng plywood dyan at tsaka nang dito. So, ayan na yung final output ng crib niya. Mas safe na si baby. Hello, Limi! How are you? Hello! Wow! Beautiful eyes mo na, baby! Wow! Limi! Flying kiss! Wow! Ayan! May nag-a-attempt na naman po na umakyat. Yan kasi inaakyatan niya yung kama. O sige, try mo nga, baby. O sige, akyat ka. Ayaw na. O sige, try mo akyat. Sige. O. Ayaw na, diba? No? No na? Hindi natin makita ang mukha. Naka-autofocus. Limi, huwag ka na akit dyan, ha? Uy! Huwag ka na akit dyan. Huwag na. Huwag na. Uy! Huwag ka na akit dyan. Ayan. So, yan na. Ganyan-ganyan na lang ang kanyang gawa ngayon. Ha, Limi? Ano? Lalabas ka pa ba dyan? Nakit ka pa? Oops! May binabala ka na naman dyan. Let's go na. Baba na, babe. Baba na, dali, baba na. Pasok ka na dun. Watch ka na, watch. Yun. So, ayan. Yun lang, guys. Sana nakakuha kayo ng idea sa pagbe-baby-proofing at saka yung DIY na crib. So, na-share ko na rin sa inyo yung experience namin sa paglagay ng ganyan pala, no? Kapag nag-crib ka talagang habang lumalaki sila, tumatalas yung utak. Ang dami na iisip hanggang makalabas. So, thanks for watching, guys. See you again on our next vlogs. Bye! 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 Mabay ka nga! Bye! Bye!